Top 11 sources saan makakautang. Ito ang top 11 sources kung saan kayo pwedeng makautang. Number 1, crowdfunding. Lalo na kung kayo may iniisip na negosyo o hanap buhay pero wala kayong puhunan, pwede niyong simulan sa crowdfunding. Meron kayong tatlong pwedeng lapitan na accredited ng ating pamahalaan. Investree Philippines, Seed In Technology Incorporated, Eastern Securities Development Corporation. Ito yung tatlong crowdfunding agencies or institution o kumpanya na pwede nyo napitan para sa inyong naiisip na hanap buhay. Pangalawa, mga pawn shops. Mga pawn shops na kinikilala at nagbibigay ng maayos na pagpapautang, Stampunting Pawn Shop, marami silang branches sa Villarica, M. Lillier, Palawan, Cebuana Lillier. Yan naman kadalasan na sinisingil yan between 3% to 5% per month ang singil niya. Kaya mataas din ang interest. Kaya nga dapat mag-iingat tayo sa paggamit at sa pagpapautang natin o sa ating paggagamitan ng ating inuutang. Pangatlo sa ating source ng pwede nating utangan, mga credit cards. Kung kayo ay merong magandang credit record o wala naman kayong masamang credit record, pwede kayong mag-apply ng credit card sa Visa, sa Mastercard, sa American Express, sa City Card. Pwede nyong lapitan ng mga inyong banko, BDO, Metrobank, BPI, West Bank, PNB, na mag-apply kayo ng credit card para sa ganun kung kayo may kakailanganin at mga ngailangan kayo for the right purpose and the right reason, pwede kayong makautang sa mga credit card ninyo. Number 4 sa listahan natin is mga online lending. So pag online lending, ano yung mga online lending na hindi tayo pinaharas, binabastos, tinatakot, iniinsulto? Yung mga accredited at licensed at registered na tama ang paraan nila sa pagpapautang at the same time sa pakikitungo sa mga medyo nadidelay sa bayad. Kasya law, isa yan. Tapos of course, meron tayong tinatawag na Finixo PH, isa pa rin yan. Cash Express PH, isa pa rin yan. Finbro PH, isa pa rin. Aeon Consumer, AEON Consumer, Digido, isa pa rin yan. And of course, GCash. Kadalasan, nagpapautang yan hanggang 25,000, pataas hanggang 50,000 pa yung iba. Pero tandaan natin, bayaran natin kasi kung hindi, makakasuhan din tayo ng mga yan. Panglima, Small Business Corporation. Yung Small Business Corporation, ano yan? Isa yung government corporation na nagpapautang at tumutulong sa mga nagkakaroon ng mga maliit na hanap buhay o maliit na negosyo na gustong palaguin pa ang kanilang mga negosyo. Ang kanilang telephone number 7751-1888 sa Makati ang kanilang tanggapan. Kadalasan, kung meron kang small business, pwede ka silang magpautang hanggang 300,000 na hindi sila humingi ng collateral. So, yan ang isa natin pwedeng napitan. Pang-anim, of course, yung Home Credit Corporation na tinatawag natin. Ito isang international na kumpanya na nagtayo ng isang branch dito sa Pilipinas at sila ay nagpapautang sa mga estudyante, sa mga nagtatrabaho, para sa mga kailangan appliances, sa mga laptops. So, may mga cash loan sila na binibigay at ang kanilang telephone number is 8708-7087. Number 7 sa ating listahan is finance companies. So maraming finance companies na nagpapautang. Kaya lang, may mga interest silang sisingilin na minsan mas mataas sa banko. Sino-sino yung mga yan? Esquire Financing, First Circle Financing, Asialink Finance, Cashbee Lending, and Grab Finance. So yan yung mga nagpapautang din. Yan sa number 7 natin. Number 8, puntahan natin. Of course, sa ngayon ng pamahalaan, SSS, Social Security System. Nagpapautang rin sila. Meron silang salary loan, meron silang calamity loan, meron silang educational loan, meron silang housing loan. So sa SSS din, pwede nyong lapitan kung kayo ay membro o kung kayo ay nag-apply na maging membro o nagbabayad kayo bilang isang member ng SSS. Number 9 sa listahan natin is pag-ibig. Ang pag-ibig ay isang sangay din ng pamahalaan natin na itinatag para tulungan ang ating mga mamamayan magkaroon ng kanilang sariling tahanan. Pero kahit na ganun pa man din, nagpapautang rin sila sa mga miyembro nito sa mga tinatawag natin multi-purpose loan. So MPL ang tawag doon. So ang pag-ibig, nagpapautang din for multi-purpose ang inyong mga pangangailangan kahit na hindi ito para sa pagbili ng isang tahanan, nagpapautang rin sila bukod sa housing loan, of course. Number 10 sa listahan natin, of course, yung mga savings and loan association. Lalo na kung kayo ay isang professional na nagtatrabaho sa isang opisina o sa isang tanggapan,
pwede kayong magtatag ng Savings and Loan Association amongst employees or amongst members ng isang organisasyon o institusyon. Maraming mga Savings and Loan Association na sikat na sikat na. Isa dyan is AFP Savings and Loan Association para sa mga military officers at mga retired military people. Meron tayong tinatawag na PASLAY or Public Safety Savings and Loan Association. Yan naman sa mga police at mga dating police. At of course, meron tayong tinatawag na Manila Teachers Savings and Loan Association, naman sa mga guro, Air Material Wing Savings and Loan Association, at mga kumpanya na nagtatag ng mga Savings and Loan Association na pinamumunuan ng kanilang mga empleyado, like Shell Refinery Savings and Loan Association. Yan yung mga kilala ng mga Savings and Loan Association. Kung kayo ay kasapi sa mga ganong mga samahan o organisasyon o kumpanya, pwede kayong magtayo ng Savings and Loan Association para pwede kayong makalapit sa kanila kung kayo ay nangangailangan ng mga utangan. At panghuli sa ating listahan, of course, mga bangko. Ang mga bangko, meron din silang mga tinatawag na mga small business loans or loans for consumers na pwede niyong lapitan. Isa na dyan, of course, number one, Metro Bank, of course, PPI, of course, BDO, and PNB, East West Bank. Meron silang mga consumer loans sa mga nangangailangan, pero kinakailangan may trabaho ka at meron kang credit history o credit record na maayos. So yan mga kababayan ang top 11 sources na pwede niyong pag-utangan para sa ganun matulungan kayo sa inyong mga gipit na pangangailangan. Pero huwag natin kalimutan, huwag tayong utang sa mali na paraan at sa maling dahilan. Kinakailangan tama ang ating dahilan at dapat guruduhin natin na mababayaran natin to para sa ganun hindi masira ang ating credit history at credit record para pag sa susunod na mangailangan tayo, makakabalik tayo sa kanila at mas lalo pang malaki ang pwede nilang ipautang sa atin. Yan lamang po mga kababayan. Ako nga po pala si Michael Sai, ang inyong dad ng bayan.